Ladies and gentlemen, get ready to dance. Get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Gusto mo magpapahiri ko, tawagin si Bunuan, pati ikaw. Gusto mo, sa hearing sa lalabas ang katotohanan, patatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At kung magigisa ka. Ang tawag dyan, demokrasya. Gusto mo magpapahiri ko, tawagin si Bunuan, pati ikaw. Gusto mo, sa hearing sa lalabas ang katotohanan, patatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. What?
Hello everyone! Magandang hapon po. Nagbabalik na naman ako sa inyo mula palengke. Magandang hapon o magandang gabi sa lahat ng ating mga kaeksena. Ito na naman yung lingkod na nag-iisa, nagmamaganda kahit sunog. Direk Freddy Valera. Hi Daisy Taglay, I miss you. Ano pang hinihintay natin? Mag-like na kayo at mag-type action at magbatean portion na kayo. Titirahin ko na kayong lahat. Let's go sa go! At syempre, nandiyan si Sendong at si Eloy, Daisy Taglay, Noel Madrid at kay Rivers at kay Cherry, Rora and Barok at Fretz, Jules at kay Rachet at kay Mama Meme at kay Lynn Tabori at kay Juliet and Brian at kay Eugene Emmanuel Asuncion, Arlene Caro at kay Krisan Gamula at kay Tina Aringay at kay Arlene Caro ulit at Gloria Corpus at Jerry Luxper at kay Josela Maria Ragusta at kay Rona R at kay Hart Estrabao at kay Eric Fabian at kay Jimpy Presto Fry Rain at kay Mamay Tibay sa Christian T. Vlog Eman Basaya at kay Merlant OFW. Hi Mama Lucy, mawag kang ganda-ganda ko, diba? At syempre nandyan din si All Right Copyright Paolo San Pedro Elazar Pin Calero at nandyan din si Luz Morishima at kay Ethan at kay Hayito na Trout Kenneth Rubias at kay Kelvin Eleroso at kay iFlex at kay Ariel 27 at kay Sian Carlo Toto at nandyan din si Laura Leighton at Teacher Celine at kay Erlin Oliver at kay Anniverse at kay finally nabot na ko yung live ni Lodi Direct Dan Liking. Thank you po. At nandyan din si Pink Puppet at si Ophel Angeles Jeanette at kay Bugs Overload at nandyan din si Moon Savior at sino pa. Nandyan din Lynn Tamori, maraming salamat. Miss you too. Nandyan din si Estella Lilia at kasi Tita Therese Hellman, maraming salamat po. Nako, terno na kami nila Martes. Ang ganda-ganda po ng binigay nyo kay Beng Beng. Thank you po Tita Therese Hellman. At nandiyan na rin si Joy Orinya at si Ashi at si Peter Joe Hermoso Salunga at kay La Arnie Alzona, Simpi Lailani at kay Imelda Hansen at Chika Bay at Maria Victoria Vasquez. Hello po. Sino pa? Mami M's Vlog. Hello po. At kay Tapi at kay Lilette De Los Santos, Mariam at kay Nanette Prado at Martin Andres. At nandiyan din si Mario Tejada, RB15 at Martin Andres ulit. At nandiyan din si Kuya Jared at si Gepoy Dracap. Hello po, unang bongga-bongga. At nandiyan din si Odie Lennon, Rose Pablo at si Enzo Care at si Brenda Santiago, EWFS at Evangeline Camiloza at kay Edina Jones at kay Herbert Santos at kay Tolitz Nogara at Joanne E. At nandiyan din si Lot Parmaran at kay Rose GL, Rebecca Dirama at kay Romeo Benet Bendanillo at Louie Nablag at Bambi Palcasatos, Pastor Picoloy, Just React, Travis Herrera at kay Mamami TV at kay Evelyn Balachica at Nico Daityoko, Laiday, Lady in Red, Roda Tuason, Ratam, Rebecca, Shirley at kay Samsam at BMG at kay AI Jean Camacho at kay Abe Gono, Tina B at Kapitan Gurgur, Sammy Fung at Tato. Ayan. Sino pa? Luz Morishima at Calbonatics at kay Sabaw 30 at kay Ma'am Payap Kim at kay Big Daddy at sino pa? Si Abe Gono. Ayan. Papa Poli at Leslie Hermosa. Hello at bonggam bongga. At kay Lisa Pader at Carlos C. At kay Timothy. Hello din. At kay Sweet Sen. Hello po na bonggam bongga. Marites, pabot naman ang cellphone. At si Saisem at si Aida Gripon. At kay Carolis Asilo Aldon. At Boljaku. Ano to? Boljakulera TV. At nandiyan din si Milmar. Hello po na bonggam bongga. Sino pa hindi nakakapag-type dyan ng action at nakakapag-like? Gerardo, Judith Mardeaga at kay Mary Jane Tan at Miss Marie at kay Boyong at Perlita Ginto. Sino pa? Ang init ah. Sino pa hindi nababati dyan? Marites, hello, excuse me. Pabot naman ang cellphone, nasa ibabaw ng refrigerator. Natasha BMD, Diana Brainard, hello po, at Ashin THB at Ligaya Baldo at Mabs AMC at kay Amy Zerk, tama ba? Amy Zerk at kay Warshak, hello po na bongga-bongga, at kay The Junior MJ at kay JM Menil at kay Kaisen, hello din, at kay Rona and Barok, yan, Arnel Pabros at Sammy Pung, Alvin Dumago, hello din po na bongga-bongga.
At maraming salamat din po kay Ma'am Imelda Hansen. Thank you so much po, Ma'am Imelda Hansen. At nandiyan na rin si Maria Nanale at si Maria Victoria Vasquez at Flavor Tail Bites at kay sino pa? Ultimate Claire at Eden Lorenzo at kay RJ Mistress Brightside at kay Maria Carol Pujinami dead sa Ball TV. O Tahib, ano ba yan? At Jeric Peñales at Laura Layton nga. At kunyang in London, hello po. At Richelle Season at kay Salvacion at kay Ralilog Nonalib, hello po. At kay Tamoge at Lalaling at kay BMB Salome Escander, hello po. At kay Lalaling. Oh, simulan na natin. Hi, Sinaeng! Mamayang gabi na po ako magbabalita at magkikwento tungkol sa Cebu Escapade namin, ha? Kasi marami tayong pag-uusapan. Hindi ko na nga alam kung paano gagawin ko. Kapos-kapos na ako sa oras. Ang dami-dami talaga. Victor Rendon at Vincent Leonel Diaz at kay Aguiluz. Hello. At sa mga bagong pasok po na hindi ko nababati, wag muna po kayo magtatampo. Sisimulan na natin to. Ma'am Judeline Aquino at Alfred Conde at Ria Mostapa at Francisco Pamulaklakin. Wow, ah. At kay Ryan Bation. Hello po. Kung ready na kayo, wala kayo ibang gagawin kung hindi mag-press 1. Let's go. Mamaya na tayo babati, ha? Para may live pa kasi tayo mamaya. Ang dami. Okay? O, press 1, press 1. Simulan na natin. Joanna Estrella at kay Richelle Season. O, Rochelle Erpelo at Marilu Saberon. At kay Ma'am Priscilla Batan at Romeo Mejia Biay. At Toti Cruz at Ronilo Bautista. Hello po. Okay, at syempre, binabati natin ang ating mga kabugeras. Nandiyan si Daisy Taglay, si Nosperato, at nandiyan din si Jack Constantino, si Erica Matsumoto Gani, at nandiyan din si Maria, at lahat ng ating mga moderators na nandito. At syempre, sinashoutout natin lahat ng mga bago nating subscribers at mga pioneer. Thank you, Erving Reyes. Thank you po. At syempre, binabati rin natin si Miss Perez at binabati rin natin lahat ng mga kabatas natin with Attorney Libayan at mga kayubi with Attorney Claire Castro. Hi, Bambi. Timmy Kalila, hi, Direk. Pag-greet wife ko si Lori. Salamat. Hello kay Lori. Binabati ka ng bonggang-bongga ni Timmy Kalila. At salamat din kay Lynn Segara. Praise the Padre! At nandiyan na rin si Rolando Junior Vlogs, Jopet 21. At sa mga hindi ko mababati, huwag po kayo magtatampo kung ayaw nyo masyaktan. Hawak ko pamilya nyo, di ba, Pretty MM? Ang tawag dyan, demokrasya. Oh. At binabati rin natin lahat ng ating mga Spice Girls, Mama Me TV, Ma'am Hilda Enriquez, Malditang Lola, at si Tita Edita Yamaguchi. Thank you po. Okay? At syempre, yung ating mga kaeksena, sila Sir Robert Ramos, nandiyan din si Ma'am Terry, nandiyan din si Ramon Gardose, Ma'am Aloshi Mauka, Ma'am Maria Nancy Maru, Ma'am Lino Ruan, Ma'am Therese Hellman, at si Mami D. Ayan, ang bonggang-bongga talaga naman. Oh, simulan na natin. Oh, ready na ba kayo? Lala ba tayo dito? Oh, game. Yan. Whew! Sa mga hindi po nakapanood ng ating live kaninang hapon, meron po tayong live, ha? Pagkatapos nito, pag trip nyong balikan, balikan nyo kasi may live pa tayo, may iwan kayo. Ay, hindi pala. Ako pala yung naiwan. Easy. Okay? At ang pag-uusapan natin, mga kaeksena, ito nga pong lantaran. Lantarang korupsyon. Nino? Ni Sir Rapi. Oh, sigurado ako ba dyan, Direk? Baka makasuhan ka. Kasi binabanatan mo, korupsyon, korupsyon. May ebidensya ka ba? Anong ebidensya? Lantaran na nga yung ginagawa sa atin. Bulag ba kayo? Di ba? Oh. At yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, sumagot muna kayo, mga kaeksena, sa aking katanungan. Tama ba ang gawain ni Tulpo sa pagnanakaw ng oras sa taong bayan bilang host ng kanyang programa? Ang sumagot ng, oo, Direk, tama lang. Wala namang masama dun eh. At least nakakatulong. What the fuck? Hi, Nospi! Oh. At syempre, ang sumagot ng 94%, mali yun, Direk. Syempre naman, corruption ginagawa ni Rapi Tulpo eh. At isa pa, conflict of interest yan. Ang tawag dyan, demokrasya. At eto na nga, mga kaeksena. Ano po,
pag-uusapan natin ngayon yan. At pag sinipag-sipag tayo, ubusin natin yung Senate hearing nila. Kaya lang kasi limang oras yun eh. Pero yung magaling nilang senador, nasa isa't kalahati lamang, umalis na. Nagpunta na kung saan. Diba INC? Coming pro law student, kabatas, may point daw si Maharlika, naglabas ng statement PIDEA, eh wala pa raw video. O mamaya, pag-uusapan natin yan, relax lang kayo. Diba? Kalma lang, kalma lang. O bago ang lahat mga kaiksena, huwag kalimutang mag-like ha. Ako'y nakikiusap sa inyo ng masinsinan. Hanggat kaya ko, sunod-sunod tayo, araw-arawin natin yung mga lalaktawan ko at hahabol tayo. Okay? Ang tagal din dun eh. So, naniniwala ba kayo na korupsyon yung ginagawa ni Rapi Tulpo? Kung naniniwala kayo, press 1. Kung hindi kayo naniniwala, press 2. At sisimulan na natin mga kaiksena. Are you ready? Okay? Let's do this! O, pero bago yan, may nagagalit. Sino, Direk? Saan nagmamatigas ka eh? Gusto mo? Gusto mo magpapahiling ako? Tawagin ko si Bunuan, pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing, sir, lalabas ang katotohanan. Patatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-radio nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Diba? Sabi ko na sa inyo eh. Ngayon naman, simulan na natin. So, ay dito pa lang, isa pa akong commercial. May papakita lang ulit ako sa inyo, mga kaeksena. So, alam ko, familiar kayo dito. Umahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Welcome to legislative work, Mr. President. No, hindi naman po. Wow naman! Wow! Wow! Anong connect nun, Direk? Bakit binalik mo yung maglatag ng banig si Rapi Tulpo? Anong connect niya sa pag-uusapan natin? Ang connection niyan ay napakasimple lang. Noong siya ay may ipinupush na paano kalang batas o yung ano Magna Carta Chilling Kimberlo ni Rapi Tulpo na bumalentong, di ba? So, ano daw? Talsik laway yun, Direk. Ang alin? So, dito sa pagsabi niya ng maglatag na ng balik, nagmamadali talaga siya. Gusto niya wala, wag nang daanin sa proseso, kumbaga wag nang sibusisiing mabuti, at magtatagal lang. O anong gusto nyo, maglatag na lang ba ako ng banig o ganto-ganyan? Parang gano'n ang datingan, di ba? So yung attitude dito, ang pansinin nyong mabuti. Di ba? Which is, connected yan dito sa kanyang ginawa. At iduktong pa natin yung ginawa niyang boy walkout. Hi Jay, saan ka sa angono? Mapupunta ako dyan. Connected din siya sa mga attitude na ginagawa niya. At ang pinakang nakakabuisit sa ginagawa niya rito at hindi nakikita ng mga bulag na tulponatics. Tulponatics nga eh. At kahit itong mga DD7 na vlogger, hindi nila makita-kita yung tinatawag nating conflict of interest sa ginagawa niya. Unang-una, siya ay isang senador. Tama, mali. Diba? At bilang isang senador, ikaw ay may obligasyon at may karampatan kang oras na gugugulin bilang isang senador, may hearing man o wala, alam mo na dapat ikaw ay nagtatrabaho sa oras na yon bilang isang senador. Pero magugulat na lang tayo, madalas itong nangyayari at nakikita nga natin siya, nandun na sa programa niya. What the fuck? What the fuck? Diba? At ito pa ang nakakatawa mga kaeksena, no? Pagpunta niya sa kanyang programa, ni isa sa mga senador natin na, ewan ko ba, niwala man lang pong makasagot, niwala man lang makapag-ano sa kanya. Lalong-lalo na po, alam nyo, kahit itong si Subiri na pinirma niya yung kay Kibuloy na na-delay, ekis na sa akin yun. At mas lalong ekis lalo si Subiri sa akin ngayon kasi hinahayaan niya yung mga senador niya bilang Senate President. Tama ba na ginagawa ng isang senador yon na nakawin ang oras ng taong bayan? hindi nga, Direk, nakakatulong naman daw yung programa niya. Nagsisilbi naman daw bilang ano? Diba? Gamit na gamit ang pagiging senador sa programa niya. At isa pa, sino ba ang nagpapasahod kay Rapi Tulpo? Hindi ba ho ang taong bayan? So doon pa lang po, lugi-lugi na tayo para po tayong may-ari ng kumpanya na yung ating tauhan ay nagpepetiks-petiks lang or kumbaga sa
sa estudyante, nagkakating yung ating estudyante bilang teacher, hindi mo dapat ipasa yun. Kasi nga, walang natututunan. Dahil ano? Nagkakating, tama, mali. What the fuck? Oh, isipin nyo mabuti yun, ha? Bilang senador. Oh, ngayon may papakita ako sa inyo, mga kaiksena. Okay? Ito yung Senate hearing nila April 2. Ayan. Andyan siya. At kilala naman natin kung anong galawan ni Rapi Tulfo na pagka merong mga Senate hearing, lalo na siya ay committee dyan, lalo na at pag-trending yan, talagang magsasalita yan, mag-grandstand. Diba? At kung halimbawa nga, ang nakakatawa pa nito, yung kay Kibuloy, wala siyang masabi dyan. Diba? Kaya nga ho nakakagalit. Diba? Okay lang naman sana na maging host siya kung gusto niya. Mag-resign na lang siya bilang senador. Yun lang ang importante doon. Ngayon, kung ayaw niya naman na mag-resign bilang senador, gusto niyang ituloy ang ewan ko kung ginagawa niya senador. Kung gusto niyang ituloy pagiging senador, mag-resign siya doon sa kanyang programa. Tignan ko lang kung panoorin pa yon, malamang nilalangaw na yon. Ngayon nga, hina ng business eh. Diba? Melanie Esguera, maraming salamat ha. Oh, kita ho ninyo yan. Yan po ay nasa 58 minutes na and 35 seconds. Simula po na nag-start yan ha. Tapos, po-forward pa natin yan. Tsaka muna natin pag-usapan yung mga sinabi niya. Kasi ito, ang nakakainis pa dito, nag-ala doktor na naman to si Rapi Tulfo. Hindi naman doktor, nag-ala doktor. Oh, ngayon, puntaan natin yan. Pagdating natin yan, nakakadalawang oras na rito. Pero isa't kalahati, mga kaeksena, in calculation, ayan, natapos na siya magsalita. Ayan, wala na si Rapi Tulfo. What the fuck? Oh. Wala na, 'di ba? Oh. Samantalang inabot po ng ilan ng halos 5 oras po itong hearing na ito. Nakakatawa nga lang po at nakakaawa although ayako na kay Bongo sa totoong buhay. Ayako na kay Bongo. Nakakaawa ho itong chairman ng committee na 'yan. Bakit? Siya lang po hanggang huli. O ayaw naman, chairman siya kaya kailangan. Ayun na nga, miyembro din si Tulfo dyan, di ba? So dapat, nandiyan ka till the end. Pero ano nangyari? Tumakbo na. Bakit? Ano kasi yung usapan dun sa programa niya? Naaalala nyo ba yung batang babae na binugbog ng black belter na taekwondo? Yun kasi yung topic niya. At dahil topic yun, trending yun. At dahil trending yun, maraming views yun. What the fuck? Eh dito, wala na siyang mapapala dito. Nasabi niya na yung gusto niya sabihin, eh pero pag pupunta siya sa programa niya, kikita siya doon. Eh pero ang tanong, Senador K. Ha? Ngayon lang po talaga tayo nakakita ng ganitong klaseng senador na nagkaroon ng schedule para magkaroon ng way para sa programa niya. Alam nyo, dapat talaga, i-ekesa na natin lahat ngayon pa lang. Pati ang Senate President natin. Ekes na yan. Kasi walang kwenta yung ano eh. Walang kwenta yung lintik na subiri na yan. Sa totoong buhay lang, nagagalit na naman ako eh. Kadarating ko lang ha. Easy. Hindi! Ang tawag dyan, demokrasya. Hindi kahit kayo eh. Sipin nyo yan oh. Andito, ang tikas-tikas oh. Ayan oh. Ayan oh. 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 Pa-cellphone pa siya dyan. Oh. Yeah, pakinggan nga natin saglit muna. Oh. Finish first, please. Oh, yan. Yan, nagtatapang-tapang pa siya dyan, oh. Nag-aala doktor-doktor pa siya dyan. Tapos, bigla may... Wait lang. Hello? Oh. Andyan, ha? Andyan na yung ano natin. Ngayon sila i-ere. Ayun, trending na taekwondo. Oh, sige. Oh, ngayon na. Mr. Chair, I would like to may I go out, please. What the fuck? Charot lang. Hindi eh. Diba? Tinan nyo kung anong itsura niya rito. Ang question ko po sa inyo, Secretary. Ah. You still stand by your word
na wala ng junket? Yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol. Ah, oh, 'di ba? Mamaya na natin tuloy. Mamaya na. So Antikas, 'di ba? Tantan. Ayun na, oh, dito. Ayan, at alam ko nag-residency siya in obstetrics and gynecology. So hindi ako nag-residency sa obstetrics and gynecology. So yung kanyang in-state doon sa mail. Ma, gusto mo mag Toinks, asa na si Tulpo? Nawala na. What the fuck? What the fuck? Oh, saan nagpunta? Eto, dito nagpunta. Toinks, nakita niyo yan? What the fuck? What the fuck? Oh, April 2 yan, guys. Okay? April 2. Same date nung Senate hearing, April 2. 5 hours na hearing, lumayas na. Hindi pa matapos-tapos, nagpunta na saan? Sa kanyang programa. Ayan, oh. Baka sabihin niyo, nagjo-joke ako, ha? Hindi ako nagjo-joke. Oh, picture, please. Oh, ayan pa, oh. Oh, April 2. Oh, charahan. Oh, ayan pa, oh, charahan. Oh, baka sabihin niyo, nagjo-joke ako. Ayan, oh. Oh, tontuwa siya dyan, oh. Oh. Oh, ayan, oh. Oh, may porringer na naman, oh. Oh, di ba? Oh, humasalu-saludo pa yan. Panis! Oh, ano pa? Oh, panis! What the fuck? What the fuck? Alinaw, di ba? Oh, ngayon, himay na natin yung kanyang mga pinagagawa. At syempre, tawag dito, puntahan natin to. Alin dyan? Ito muna, commercial. Umahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Welcome to legislative work, Mr. President. No, hindi naman po. Diba? Wow naman! Wow! Wow! Salamat, Riri N. Okay, so balik tayo mga kaeksena. Alam ko, lingid sa kalaman ninyo, ay may mga lumalabas na mga survey. Kung sino yung nangunguna sa pagka-presidente daw, di umano. Alam nyo, at alam nyo na ayaw ko nga kay Vice President Sara na. At mas lalong ayaw ko kay Rapi Tulpo. Sino yung boboto natin? Ako. What the fuck? What the fuck? Charot lang. Praise the father. Hindi. Tandaan nyo, masyado pang maaga. Para na, para tayo ay parang ma-lose hope kasi no choice ka si Sara. Tapos andyan si Tulpo na which is akala nyo lang maraming may gusto dyan. Kunyari lang yan. Paniwala kayo. Ngayon, may mga lalabas pa dyan na mga kandidato. May lalabas at may bubulaga dyan. Maniwala kayo sa akin. Abangan lang natin. Maganda pa ngayon pa lang, malaman na natin at makita na natin yung mga kapalpakan at mga tawag dito bulok na pag-uugali ng mga tatakbo. Kaya ngayon pa lang gawin na natin 'yan. Okay? So pakinggan natin dito mga kaeksena itong usapan nila Attorney Claire about dito kay Rapi Tulpo. At isa si Attorney Claire nga sa nagsabi na ang ginagawa ni Rapi Tulpo ay isang pagnanakaw ng oras. At ang pagnanakaw ng oras bilang isang empleyado ng gobyerno ay isang korupsyon. Naintindihan nyo? Dark horse pasok. Dark horse pala, sorry. Hindi ko alam yan. Ano niyan? Di si Taglay. Sino yung dark horse na yan? Hindi ko alam yan, ah. Charot. O, eto. Ni Claire nga sa nagsabi. Wait lang. Ang ginagawa ni... Hoy! Sasalita ka dyan. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo kung ayaw masaktan. O, pakinggan natin to mga kaeksena, ha. Wait lang, baka mahina. Itotodo natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Attorney Claire, ha, subscribe nyo din si Attorney Claire tsaka si Attorney Libayan at the rest of the batas natin na vloggers. Okay? O, tuloy natin. Eto na nga. Pasok! Mainitin pong pinag-uusapan nga yung Senate hearing kanina ni nakasama si Health Secretary Ted Urbosa and of course Senator Rapi Tulpo with Senator Bongo sa tabi niya, no? Nabanggit ko lang yung Senator Tulpo. Nakita mo agad. Nanood ako kaya, Attorney Claire. Mainit na mainit ang mga binibitawang salita ni Senator Wait lang. May nag-comment kasi. Kaya lang direct dami pa din Elvis kay Tulpo. Hey, wag niyo isipin yung kasi nga maraming ang bulag.
No, kaya nga nandito ako, nandito kami na mga nakakita ng kapalpakan at lantarang ginagawang hindi maganda ni Rapid Tulfo, eh para ipamulat natin sa taong bayan. At hindi naman tayo kagaya ng ibang vlogger na nagsasabi tayo ng kamalian, pero wala namang ebidensya. Kasi yung kay Rapid Tulfo, siya mismo yung gumagawa. Siya mismo nagpapakita. Samantalang isipin yung ibang vlogger na nagsasabi ng mga kasiraan ng ibang tao, puro saan galing? Laway lang. Bunga nga lang. Diba? So, doon kayo magtaka. Diba? O, ito, pakinggan na natin. Rapid Tulfo. Rapid Tulfo. Rapid Tulfo. Okay, actually, partner na pa, ang napanood ko, syempre sa bandang unahan, nakita ko. Mm-hmm. Parang sila lang naman yung may live hearing. Sila lang yata yung may hearing. Diba, yung Committee on Health and yes, Demography. Oh. Tapos parang joint sila with the Committee on Finance. Mm-hmm. Yan. So, syempre, nanood tayo. Mm-hmm. Kasi kahapon wala. Mm-hmm. Ano, yung dahilan na wala? No. Lloyd Niones. No, ain't gonna happen. Kahit wala ng choice, kahit ano pang mangyari, kahit ayaw ko kay Sara Duterte na, hinding-hindi ko iboboto si Rapid Tulfo. Eh, nagjo-joke yata si Senator Bongo. Dahil April Fool's Day. April Fool's Day ba tawag? Kahapon, Attorney Claire. So, sabi niya, eh baka daw magkalukuhan sa sagutan. Okay. Kaya minabuti niya na mag-ano, April 2. Kumalma nga kayo, masyado kayong anrurupok nyo. Ang layo-layo pa, masyado kayong ano dyan. May lalabas at may lalabas dyan tatakbong presidente na hindi nyo akalain. Hindi ko muna sasabihin kung sino. At yun ang abangan natin. Today, Tuesday. Yes. So April Fool's Day. Fool's Day nga daw. So, may ganun pa. Sige. Kanina, syempre nanood tayo. Uy, nanood din ako, Attorney Claire. Maganda naman yung umpisa. Maganda, actually, maganda naman yung hearing. Umabot siya ng 5 oras, ha? Grabe, halos. Ang tagal. 5 hours. So, anong doon na nakita natin? Eh, si Senator Bongo, chairman kasi siya. Katabi ni Senator. At si Senator Tulfo, member kasi siya. Mm-hmm. Isipin niyo yun. Member pala si Tulfo, pero nagawa niyang lumayas. Diba? Kasi halimbawa ako, magka-ano tayo, Daisy Taglay, ikaw ang chairman dyan, mahihiya ako na lumayas dahil member ako. 'Di ba? Dadalawa na nga lang tayo, 'di ba? Tapos lalayasan pa kita. Ang kapal naman ng mukha ko. 'Di ba? Oh, dahil kaya lumayas bukod sa trending yung ilalive nila sa programa niya, eh hindi siya manalo doon sa mga tanong niya about sa health issue. Tingin niyo, 'di ba? Okay? So, nung nakaraang hearing tungkol din dito, tinake up na rin kasi ni Senator Tulfo yung alleged bullying. Dagdag ko pa no bago niyo ituloy Attorney Claire. Kung maaalala niyo, eto si Rapid Tulfo, tuwing may hearing 'yan, lalo't kung siya ang komite or hindi man siya ang komite o chairman ng komite, ano ang madalas niyang gawin? Pinupunan niya yung mga late. Pinupunan niya yung mga hindi uma-attend. Ito kayang ginagawa niya. Hindi kaya niya mapuna yung sarili niya. Umaten ka nga pero lumayas ka na. Hindi mo tinapos. Di ba? So, kung ikaw ay isang senador na talagang may intensyon na makapag-alin, makapag-linang o makapag-create ng mga ia-amend na batas patungkol dyan sa committee ninyo or makagawa ng bagong batas. Di ba? Sa isa't kalahating oras, naaral mo na lahat o meron ka nang naisip? Kasi dapat doon tapusin mo. Pero ang ginawa niya, inantay niya lang na masabi niya lahat yung mga prepared na tanong niya na gawa ng kanyang tao. Pagkatapos niyang masabi yon at mang okray ng kapiranggot, lumayas ka na. Diba? Anong magagawa mo doon? Anong naaral mo doon? Sinabi mo lang naman. Yung mga tanong mo, tapos nung sinagot ka, galit ka pa. Diba? Tapos nambubuli pa ang dating mo. Ganyang klaseng senador ba?
ang tamang ginagawa? Ganyan ba ang tama? Ano ba ito? Yan ba yung nasa katinuan na senador? Sipin nyo lang, di ba? Kaya kayo mga tulpunatics, ito taas ang kusasabihin sa inyo. Wala kayong tawag dito. Wala na kaya talaga kayong pag-asa. Bulag at bobo na talaga kayo forevermore. Harap-harapan ng mga bulag pa rin, mga tanga pa rin kayo. Okay. Doon sa mga intern, mm-hmm. sa mga nagdo-doktor, parang uh-huh. parang mga mas higher up mm-hmm. or oh. Parang senior, mm-hmm. parang binubuli yung mga junior mga na nakaka-apekto daw sa pagpe-perform mm-hmm. bilang mm-hmm. doktor. Doktor, okay. So, ito follow-up lang yung kanina, partner. Mm-hmm. Sa follow-up niya si Secretary Herbosa, oh. ano na ang nangyari oh. doon sa aking sinasabi. Yun. Oh, yun na naman siya. Lagi na nang may request. Oh. Sabi nga nito, oh. nitong si, si Secretary Herbosa. Ted Herbosa. Oo. Mm-hmm. Yun daw dalawang nag-suicide, allegedly because of the bullying. Mm-hmm. Sa pag-iimbestiga ni Senator, ni Secretary Ted. Herbosa. Oo. Oh. Para may personal problem lang yung dalawa. Oh. Parang hindi siya mako-correlate sa alleged bullying. Oo, oh, may kinalaman at Attorney Claire. Mm-hmm. Okay. Tapos yung isa naman daw, parang 10-year-old na yung report. So parang hindi na concern, mm-hmm. Hindi na nais pa ng oh. mga kamag-anak na mm-hmm. i-bring up oh, oh. yung issue. Tahimik na lang. Diba? Diba tama ako? Doon sa sinabi ko bago ako mawala mag-live noon. Sabi ko sa inyo, yung issue ng black belter na yan, ipipick up yan. Mapupunta sa tulpo yan. Bakit? Trending kasi. Diba? Talagang mainit na mainit sa mata ng tao. Kumbaga, talagang pagka itinapik mo yan sa programa niya, tatabo ka talaga ng views dyan. Trending eh. Diba? Oo. Yung tungkol naman daw sa alleged rape, may legal ng kaso. Mm-hmm. May legal na kaso. May kaso na. Mm-hmm. Di ba? Na nakabinbin. Na naka, kumbaga, pending case. Okay. So, hindi siya sa bullying lumalabas. So, dito partner, mapapansin mo, tinake up niyang mabuti. Mm-hmm. Una-una pala. Tinake up niya na, oh, ang aga-aga kong dumating. Mm-hmm. Sabi, Nax, bida-bida na naman yung idol niyo. Ang aga niya daw dumating, ha? Pinisento Rafi Tulfo, good. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Sabi niya kasi ayaw niya nung ayaw niya nung yung noon tayo for the Filipino time na laging late. Oo, maganda diba? Naman yun. Sige, magandang halimbawa naman. Totoo yun. Naman yun. Maganda yun, maganda yun. Mm-hmm. Okay? So pinagsabihan niya yung iba na pinagsabihan niya na parang super VIP daw ba? Mm-hmm. Ay, ano yun? Wait lang. Super VIP daw ba? Tanungin kaya natin si Rapi Tulpo. Ikaw, yung ginagawa mo, hindi lang super VIP. Diba? Parang ikaw na pagmamayari ng buong Senado eh. Diba, Mama Lucy Mauka? Senador pa lang yan, siya bully at corrupt. So, paano na pagiging presidente yan? Hindi ho ba? Oh. Yung kayang ginagawa niyang tumaka sa oras ng hearing. Diba? May trabaho siya bilang senador at member doon, pero inuna niyang pumunta saan? Oh, actually, hindi inuna. Pero, mas pinili niyang magbabad doon sa programa niya. Kasi doon, bida siya. Doon sa hearing ni Senator Bongo na member siya, hindi siya bida. Dahil wala siyang alam doon pagdating sa usapin ng alin. Medisina, kalusugan, ano alam niya? Regardless pa yan. What the fuck? Diba? What the fuck? Okay, tuloy natin ang kanyang mabagbag damdaming kwento. Wala. Ito doble, yan. Ayan. Tiga lang, mm-hmm. ha? Sounds pala siya. Mm-hmm. Ayan. So parang... Hi, Jack! Kami, mahiya naman kayo sa mga senador. Ooh. Mm-hmm. Mahiya naman kayo. Maaga mm-hmm. kaming pumupunta dito. Tapos kayo, Filipino time, late. Mm-hmm. Diba, mahiya naman kayo. Any opening remarks po? Thank you, Mr. Chair. Before anything else... Diba, lagi yan, pag sinabing opening remarks, talagang meron nakaandayang opening remarks. Pero dahil meron talaga siyang intensyon na i-open up yung Filipino time, pabida ba? Sige, pasok. I would like to add to your observation you made earlier pertaining to the absence of some resource persons despite the invitation. Meron lang po akong na-observe din. This is not the first time, I think quite a few times. Super VIP tumatag at the SWD. Wawa. Sabi ni Ina Ibarra, super yabang. Yeah. I observe too.
Pinag-antay nyo kami ng 15 minutes. Mind you, I've been here 10:30. Wawa! What the fuck? What the fuck? So ano to? Kaya ba umalis ka kaagad na maaga, bumawi ka lang dahil pinag-antay ka? Dahil kung yun ang dahilan mo, wala kang kwentang senador. Diba? Oh. So yan ang pinaglalaban nyo, tulpo. Ayos din eh, no? And Mr. Chair's been here as well. So sana wag naman ganun. Huwag tayo mapansagan na Filipino time. Yun yung sikat na sikat tayo sa buong mundo eh. Pag sinabi Filipino time, late palagi. Next time, do your best. In fairness to them, hindi lang naman sila. Eh, ikaw nga may gusto daw, sabi ni Torbix Torbix, oh, sino kaya ang super baby? Oh, di ba? Oh. Meron pang ibang mga resource persons sa mga ibang hearing ko, Mr. Chair, na ako mismo ang chairman, na ganun din eh, late. Wag naman, mahihaya naman kayo sa mga senador na maaga pumunta rito. Okay. So, kayo na nandiyan dyan na resource person, mahiya kayo sa mga servants nyo. Mm-hmm. Yung mga public servants nyo. Mm-hmm. Diba? Mahiya kayo. Mm-hmm. Diba? Kasi itong mga servants natin ay naglilingkod. Mm-hmm. Sa ating... sa atin bilang mga servants. Kaya pag nalilate kayo, mahiya kayo sa mga servants nyo. Oo. Ay, Nospi. Diba? Tama naman, attorney. Okay. Tama naman yun. Eh, yun talaga, malik-mali yung ginagawa nyo. Papa, bida, pa-VIP, VIP pa kayo. Mm-hmm. So, yon partner. So, para bang sinabi pa ni Senator Bongo, partner, na meron kasi hindi dumating na resource person. Mm-hmm. Ang sabi yata is parang wala. Parang technical... person lang yung dumating. Okay. At yung tao supposed to be na pwedeng sumagot, mm-hmm. parang hindi available. Okay. So sabi ngayon ni Senator Bongo, bakit mas importante pa ba yung lakad nila kaysa sa hearing sa Senado? Okay. Yun lang po. So they promised to answer the issue. Pero napadalan po sila ng invitation. Yes, sir. Apo. For those who did not give any reason for their absence, we direct the committee secretary to ask them, no, anong rason, and to issue a show cause order and explain their absence. Tanungin nyo lang kung mas importante ba yung lakad nila ngayong araw na ito kaysa sa usapan natin dito. Hindi pa natiramaan si Tulpo niyan, ha? Isipin nyo, ang bigat na nung sinabi ni Bongo, ha? O, pakitanong lang kung mas importante pa yung lakad nila kaysa dito sa pagdinig natin. Ang kapal ni Tulpo, no, hindi tinablan, ano? Tamang ano lang, no, tamang sarado ang tenga lang, walang narinig. Lakad nila ngayong araw na ito kaysa sa usapan natin dito. If they continue to ignore the invitation of this committee in the next hearings, pipilitan tayong mag-issue ng subpoena. Hindi, sumbong ko sila kayo, Sen. Rafi. What the fuck? What the fuck? Alam nyo talaga, mga kaeksena, mga kabatas, mga kayubi, talaga yung mga senador natin ngayon, wala talaga. Walang kwenta talaga. Alam nyo, hindi ako nagtataka kung bakit ano, kung bakit ganyan ang inabot ni Attorney Libayan na kaso. Ang dami. Kasi isipin nyo, pati yung mga senador, takot kay Tulpo. Bakit ba? Ano bang inaalala nyo? Yung 27 million ni Idol na mga tangantulpo natiks na para pagtakbo nyo ulit, pwede nyong magamit. Pwede ulit kayong maging senador. Pwede ulit kayong manalo kung saan man kayo tatakbo. Ako, yun lang ang nakikita ko dun. Ha? Kaya itong mga senador na to na todo dead malang kay Tulpo sa ginagawang kapalpakan, mga kamalian, at yung mga hindi magandang attitude, yun ang ano, yun ang aking nakikita dito, unang-unang dahilan. Biruin mo, isumbong daw kay Tulpo, Bongo! Senador ka! What the fuck? What the fuck? Hello! Chairman ka pa! Anong klaseng utak na senador yan? Ang tatanga! Easy. Ikaw yung committee, ikaw yung chairman, doon ka pa magsusumbong? Saan nyo dadalhin? Sa Rapid Tulpo in action din? Ay di wag na tayo magkaroon ng senador. Wag na tayo magkaroon ng kongreso. Wag na tayo magkaroon ng senado.
tanga. Easy. Ang tawag dyan, demokrasya. Kaya nakakalungkot lang eh, no? Kung wala ngang maninindigan, walang tatayo, walang magsasalita para ipaalam. Kasi wala tayong kapangyarihan eh. Wala tayong kilala sa gobyerno, wala tayong kilala na maka-impluensya, o as in wala, pangkaraniwan lang tayong bakla, maganda lang. What the fuck? What the fuck? Diba? Kilalang natin, mga ibang vloggers lang din. Diba? Wala talaga. Kaya pag kinasuhan tayo, kulong agad ako eh. Hindi sa totoong buhay, kasi wala tayong ilalaban. Pero lalaban ako! Lalaban ako at lalaban ako. Easy. Diba? Anong tawag doon? Ang tawag dyan, demokrasya. Diba? Kasi kesa naman alin, magalit. Kesa nagmamatigas ka eh, gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako, tawagin ko si Bunuan pati ikaw, gusto mo? Sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Ganon ha, bawa. Pag di kayo dumasakin, hindi ka pupunta ng langit. Charot. So doon tayo muna mga kayubya. Doon muna tayo. Okay. Mas importante ba yung lakad nila, no research person, sa iba kaysa sa Senate hearing? Wala na pong mga ulit, take two. Wala na pong mas importante pa sa programa ni Rapi Tulpo. Hindi ba, Shari? Yes po, idol. Wala na pong mas importante sa lakad nyo po at mas tamang-tamang mas wala na pong magiging importante po. Easy. Diba? Okay. So, tandaan natin, partner, kung napanood nyo ito ng 5 oras. Tagal, okay? No? Oo. Sa start, nandun si Senator Rafi Tulfo. Oo nga. Okay? Tumagal siya ng 1 hour and 38 minutes. Oh, wawa. Okay. Tumagal siya. Mm-mm. After that, umalis na siya. Oh. 5 hours, ha, partner. 5 hours siya. Ang hearing attorney. Pero tumagal siya ng 1 hour and 38 minutes. Okay. Oh. Okay. Saan siya pumunta, mga kayubi? Alam nyo ba? Kung saan siya pumunta? Alam nyo ba? Oo. Natig, hello, Phil. Kasi Phil, namimiss ko rin ito eh. Oo, talaga. 5 hours. Tignan nyo. Diba 5 hours eh? Mahigit 5 hours eh. Oo. So, tingin nyo saan siya pumunta habang may hearing. Habang nag-hearing. Oo. May sumagot na si Kadama Jordan. Ano sabi? RTIA. Oh. So lumalabas ba Mas importante ang RTIA kesa sa Senate hearing? Dahil bigyan pa natin ng karagdagang ebidensya from Attorney Claire Tumain. Oh, ito naman 'yan sa akin. Ayan oh. Mismo yan, sa live nila yan. Ayan o. Oh. Ayan o, parehas na parehas yan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. April 2. What the fuck? What the fuck? Oh, ayan pa o. Oh. 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 Diba? April 2 yan, guys. Oh. Oh. Ayan o. Bida-bida siya dyan o. Oh. Diba? Oh. Black Roberto, hello. Oh. Ayan o. Oh. 'Di ba? Ang kapal talaga ng pagmumukha eh, no? Anong tawag diyan? Ang tawag diyan, demokrasya. Easy. Oh, tuloy natin, Attorney Claire. Basagin na 'yan. Iniwan niya ang Senado? Oh. At pinaburan ng RTIA? Yes. Champorado, RTIA. Oh. Sige po, Ma'am Payap Kim, thank you po. Ah. Oh. Direct check mo yung live nila sa RTIA every Thursday, direct. Andun lagi si 'yun na nga. Yun na nga yung problema natin dito. Pinapasahod natin yan ng taong bayan, tapos siya, ninanakawan tayo ng oras. Diba? Oo. Oh. Tapos may bago pa nga siyang programa. Correct ka dyan, Kuya Bay. Diba sinabi ko nga sa inyo, oh, kapatid mo, idol mo, parang ganun yata, Rapi Tulpo. Eto, dagdag natin yung bagong programa sa Channel 5. Sa tingin nyo kaya, yan ay ilalive? Malamang sa malamang, taping yan. Taping yan, recorded. Ngayon, eto, anap, eto nakakainis lalo eh. Kung halimbawa, siya ay
meron ng bagong show at mag-taping. Ngayon, siyempre kukuha yan at hahanapin ang schedule kung saan siya pwedeng mag-taping or kahit mag-live. Tama, mali. So pag-taping yan, mag-take yan na mag-take at kukuha na ng ganito. At dahil dyan, yung oras mo para sa sarili mo na mag-aral ka bilang isang senador ay nababawasan. Hindi ka na nga graduate, hindi ka na nga abogado, nakukuha mo pang ubusin ang oras mo sa ibang bagay na dapat mag-focus ba? Mag-focus ka bilang isang senador sa iyong mga gawain. Mag-aral ka ng batas. Pero anong gagawin mo? Mababawasan pa. Parang mag-i-exam ka lang. Di ba? Oh. Kung mag-i-exam ka at wala kang time para mag-review, bagsak ang aabutin mo. What the fuck? What the fuck? Hi Ryan Giron at pabati si Airpat, si Bobby Giron, avid fan mo. Maraming salamat po, Tatay Bobby Giron. Shot puno! Easy, easy. Di ba? Alam natin na BS in everything siya, pero iba pa rin yung alin. May diploma kaysa sa diskarte. May diskarte ka naman, hambog ka naman. What the fuck? What the fuck? Kahit sabihin mo madiskarte ka, kung hambog ka, ending, kalalabasan mo, bagsak. Di ba? Oh. Di ba? Oh. Sino pa? Oh. Tuloy natin. Nasa program niya, sabi ni 445. Sabi ni good looking guy ng workout. Hindi. Mm-hmm. Okay sila, hindi sila. Vibe sila. Hindi siya, tawag, hindi naman siya masyadong kinakat ni Senator Bongo. Oo, saka yung mga tanong niya, hindi naman nakokontra. Oo, diba? Kaya good vibes. Hayaan lang. Good vibes. So, ayan. Ayun, Dark Shade, hello. Oo. Ay Anel, at sa lahat ng mga bagong pasok dyan, sa mga hindi pa nagla-like dyan, ilalabay likes natin. Wala nagla-like sa, yun na naman kayo. Hawak ko pamilya nyo, sige kayo. 700 pala nagla-like ha. Baka pwedeng gawin natin 1,000 ulit yan para bonggam-bongga. Diba, Christine Ivy Sunyiga? Oo, tuloy natin. Oo, asa na ba ako? Pasok. So, nasa RTIA siya. Easy. Kapal ng mukha eh, no? Nag-RTIA talaga, no? After niyang magtanong ng mga questions na questions niya. Mm-hmm. Kumaga yung, kasi may mga tao nagreklamo sa atin. Oo, kaya nga. May mga doktor na nagsabi sa kanya na ginto-ginto. May nakausap. Kumbaga yung mga questions na personal sa kanya na alam niya, pinapa. Yun lang ang tinanong niya. Oo. And tungkol sa generic, yung brand ng generic. Yeah, and branded. After niya matanong, yung gusto niya matanong, pero mamaya hihimay-himayin natin yung question, sagutan nila ni ano. Sa Secretary Tether Bosa. Secretary Bosa, okay? After niya matanong yung nais niya matanong partner, nagpaalam na siya. Okay. After 1 hour and 38 minutes. After that partner, habang nandoon pa si Senator Bongo, lumipat na siya sa sarili niyang program. What the fuck? What the fuck? Grabe, no? Nakakaloka naman to. Wait lang ha, may nahanap ako kung nandito pa ba yun. Oh! Oh, ready na ba kayo dyan? Ah, wait lang. Asa na ba yun? Wala yata. Oh, ito. Commercial lang, commercial. Asa na to? Lagay muna natin dito. Mag-commercial tayo, mag-commercial. Let's go sa go. Balat sibuyas ka, social media ang taguan. Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol. Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang
bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Ah, dali natin. Nag-commercial lang tayo para sa mga hindi pa nagla-like. Sa RTIA. May suggestion lang. Advises women not to use underwear at home this summer. Tapos pinapatanong po nung media, how about men? Do you suggest? Any comment on this, Secretary? Pinapatanong, interesado yung media eh. Ayaw mag-comment? Mr. Chair. What the fuck? What the fuck? Tinanong pa siya ni Bongo, ayaw mo mag-comment? Sabi ni Tulpo, wag na, mali-late na ako eh. Ando na yung pinaka-main topic ko eh. Ando na yung trending na mga balita ako eh. Kailangan nila ako doon. Kailangan ako yung mag-opening doon ng... sa mga kabayan nating OFW, mabuhay po kayo. Saludo ako. Easy. Oh, ulitin natin. Ano sabi ni Bongo? Mr. Chair. Ay, Secretary, Tulpo, mag-comment ka muna. Ayaw mag... Mag-comment si... Last. No comment, Mr. Chair. No comment ka? O, si... Wow, ano? Ang kapal, no? What the fuck? What the fuck? Maraming salamat, J Pro. Ay, ang ganda ng maleta nyo, J Pro. Ano yung binibenta nyo ba yun? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Diba? Isipin nyo yan, oh. Harap-harapan, nagpaalam. Diba? Tumakas! Summer, tapos pinapatanong po nung media, how about men? Do you suggest? Any comment on this, Secretary? Oh. Pinapatanong, interesado yung media, eh. Ayaw mag-comment? Mr. Chair. Ay, Secretary, Tulpo, mag-comment ka muna. Ayaw mag... Mag-comment si... Hoy! Kay Sara Duterte lang yan, no comment. Chukran. Oh. Plus, no comment, Mr. Chair. No comment ka? Tinawatawanan niya lang, no? Akala niya tontuwa yung tao sa kanya sa ginawa niyang yan. O, si Secretary Ted. Oh, so, diba? So, wala, nagtaka lang naman ako. Mm-hmm. I mean, kasi, nadinig ko before sa interview niya na wala siyang balak. Ito, wala siya daw balak tumakbo sa pagkapangulo. Uy, kaya nga ako nabuisit dyan eh. Pero hindi si attorney inaaway ko ah. Ibig sabihin, nire-reaction ng kulang yung ano ni attorney. Attorney Claire. Kaya nga ako nabuisit dyan kay Rapi Tulpo eh. Sinungaling. Sinungaling! Obvious naman, bakit? Direk baka kasuhan ka. Eh, totoo naman, sinungaling ah. Sino unang asawa niya? Oh. Sino totoo at unang anak niya? Ilan ang anak niya? Ano sabi niya sa mga programang in-interview siya? Oh, sinungaling hindi. What the fuck? What the fuck? Totoo naman yung sinasabi natin. Oh, hindi na kailangan ng ebidensya. Buhay na buhay nga ebidensya natin eh. Tuloy. Ito ay interview ni Julius Babaw. Oh. Kasi masaya na siya sa pagiging senador. Senador. Dahil tatlong araw lang siya sa Senado. Mm-hmm. Oh. Tapos Huwebes, Biyernes, nasa RTIA na siya. Oh. Ang kapal ng mukha eh, no? Pakinggan nyo. Samahan ko, senador. Oo. Nakikinita mo may sarili mo na iiwan ng Senado for a different position in government? I don't think so. Why not? Happy ako sa pagiging isang senador. Weh! What the fuck? What the fuck? Yang ganyan, naniniwala kayo dyan? Kayo-kayo na lang maglokohan. Oh. Nagagawa ko yung gusto ko. Uh-oh. Kasi Monday to Wednesday. Ang galing eh, no? Talagang proud na proud pa siya, no? Sa bagay, sa Senado, ganyan naman yung sinasabi niya talaga. Oh, kayo, DICT. Oh, kayo, PCSO. Oh, kayo, DSWD. Basta lahat ng mga resource person at mga tag dito, tinatanong niya. Oh, gusto ko. Diba? Ito tinatawag na spoiled eh. Tinan mo, gusto niya daw. Oh, gusto niya eh. Oh, ulitin natin. Nagagawa ko yung gusto ko. Oh, nagagawa niya kasi yung gusto niya. Ang kapal ng mukha eh, no? Oh. Kasi Monday to Wednesday oh. Sa Senado and then Thursday
and Friday dito ko sa radyo. What the fuck? What the fuck? 'Di ba? Eh Drake, baka naman kasi pwede naman silang magpunta dun sa ano, wala naman siyang hearing kaya pwede siyang umalis. Bakit? Porket walang hearing, hindi ka na obligado magtrabaho bilang senador. Mag-aral ka! Alamin mo yung mga batas-batas. Mag-isip ka ng mga pwede mong amyendahan o gumawa ng bagong batas. Hindi unahin mo yung programa mo. What the fuck? What the fuck? Pinapasahod ka namin! Wawa, ang kapal ng mukha. Okay na yun. Kompleto na yun. What the fuck? What the fuck? Kompleto pa. Pag ikaw tumakbong presidente, lalo ka ng ano dyan. Sabi ko sa'yo. Kontento na daw siya bilang senador. Oh, kompleto na yun. Oh. Kompleto ni Kados na yun. Saan ka pa? Oh. Oh. Saan ka pa? What the fuck? Sabi ni Doris Belanyo na nagagawa daw niya, gusto niya kahit muray ng resource person. Correct. Oh, direct andyan na naman si Attorney Garrett. Yun lang. Anong sabi? Yes, sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing, sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-radio nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Ah, ganun. Hindi lupit eh, no? Diba? Ayaw mong So in other words, nagtatrabaho siya sa RTI, sa Senado ng tatlong araw. Yun naman sabi niya eh. Okay. Hindi naman natin ito gawa-gawa. That's his admission. Mm-hmm. Ulit ah, admission niya yan. O kaya nga eh, siya may sabi niyan, di ba? Hindi naman tayo. From Monday hanggang Wednesday, Senado. Senado. Thursday hanggang Friday, RTIA. Yun. So, admission niya yun. Mm-hmm. Kaya lang tataka lang ako kasi dito, may hearing pa. Eh, Tuesday pa lang ngayon eh. Oh, Tuesday pa lang, April 2. Oo. Attorney Claire. Diba? Tuesday pa lang ngayon. Attorney Claire naman, di ka nakikinig sa akin eh. Trending nga kasi yung ano, binugbog na black belter ng ano, yung babae. What the fuck? Kakainis kayo. Hindi kayo makinig sa akin. Kapag trending yan, kailangan siya doon. Hindi kasi kikita eh. Kung pwede lang pala na, di ba? Kaya nga marami Attorney Claire na mga nakakakuha ng referral kasi nga hindi naman sila trending, di ba? I check. Oh. Oh, sino nakapanood noon? Noong babaeng ano, white belter ba? Yellow belter laban sa black belter. Di ba hindi ako nagkamali? Ayan na. Martes pa lang, ang kapal na mukha mo. Mag-resign na kayo. What the fuck? What the fuck? Di ba? Baka nagkakamali ka, Derek. I-check mo. I-check mo yung April 2 kung kailan yan. April 2. Wait lang. Oh, sino yan? Mais ka nga, Direk. April 2. Saan na tayo? May. April 2. Oh! Ha? Oh! Ay, tama ba? Oh. Ba't mali? Ano ba tayo yung calculator? Eh, calculator ko. Oh. Ayan. Ba't mali lumalabas dito? Oh, ito. April. Martes nga! What the fuck? What the fuck? So anong ibig sabihin nun? Gara pala na to. Nagsabi ka na nga ng Monday to Wednesday, tapos Thursday and Friday. Nag-grind kasi si Idol Direct. What the fuck? What the fuck? Ano ba kayo? Sinong hindi naman mababad trip sa ganyan? Kasi talagang ano eh, ang kapal na ng pagmuka, igara pala na yung ginagawa sa atin eh, no? Tapos yung ibang tulpo natin, woo, Idol, ang galing mo talaga.
Ah, bakit ganun na nakitaan agad na nagpunta? Wala na siya sa Senado. Oh. Nagpakita lang siya para matanong yung mga gusto niya. Oh, oh. And after that, hindi na siya nag-standby sa Senado. Senado. Oh. To do. Riri N, thank you so much sa commercial. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh! Diba? His legislative work, instead, pumunta na siya sa sarili niyang program. It's a private. It's a program. And itong programa niya ay alin? Foundation. It's a foundation. Oh, diba? Program owned by a private company. Oh, it has nothing to do dun sa kanya pagiging senador. Attorney. Minsan kasi pinag-rumble-rumble niya eh. Pagiging senador, nakatulong ba yun para mas maka-reach out ka sa mas maraming tao na nangailangan? Of course. Dito talaga huling-huli ni, di ba? Very much so. Yung mga napapanood nyo sa hearing na kung paano ako makipagbakbakan. Bakbakan talaga. Ano to? Si Pastor Kibulok ba to? Bakbakan talaga. Oh. Hindi ka naman nakikibakbakan eh. Nambubuli ka. What the fuck? What the fuck? Hindi, sa tingin nyo, nakikipagbakbakan ba siya o nambubuli? Diba? Oh. Sige nga, press one nga sa palagay ninyo, nakikipagbakbakan siya, press one. Sa nakikipagbully siya o nambubully siya, press two. Maka pala eh, no? Hindi naman bakbakan yung ginagawa mo eh. Oh, gusto mo, pagsabayin natin, binabakbakan mo ng pambubuli. Bunong braso. Wow, bunong braso pa. Doon, yan ay resulta. Hindi sila pumila dahil tinawagan sila, di ba, special. Yun pa nga, kaya sabit-sabit sila rito. Paano nangyaring, alam nyo talaga, kawawang-kawawa yung mga pumipila ng, alam nyo yun, nasa malalayong lugar, pupunta yan ng alin? Ng Mandaluyong. Hindi sa loob, ha? Sa labas. Para makakuha ng slot number doon sa programa ni Tulpo. Diba? Tapos, sa biglang ganun lang, malama lang ng staff, uy, trending yan. Ah, kayo po yun, yung nabugbog. Sige po, salang na po kayo, panis. What the fuck? What the fuck? Diba? Oh. Nung mga years of experience ko dito sa Wanted sa Radyo, yung mga complaints na mga taong pupunta sa akin, inipon-ipon ko yan, and then dinadala ko yan sa Senado. At yung mga years na hindi ko kayang aksyonan, permanent solution. Ayan o. Nakikita naman natin yan, di ba? Ang dami niyan. Tapos yung trending, papasok na yun, salang agad. Di ba nakakagago lang yung ganyang sistema? Di ba? Ay, ito siya, dito si One Talk PH, papromote naman, oh. Nakita ko, YouTuber. Ang laki, oh. It's an honor to hear. Ayun pala. It's an honor na ikaw ay nandito, One Talk PH. Dami pala subscriber nito, nagulat ako. Bikini man. What the fuck? What the fuck? Napunta ako sa ano mo, hindi mo ako pinansin eh. Nag-comment pa nga ako eh, charot. Pero nag-comment talaga ako. Oo, naka-premiere ka no, nag-comment ako, hindi mo ako pinansin. Charot. Tuloy natin. Oh. Di ayan nakikita nyo, ang dami, di ba? Oh. Kung kayo kaya, matutuwa kayo. I cannot give. Kasi dito, nakakapagbigay tayo ng solusyon, pero band-aid solution. Ano na ibibigay mo? Solution lamang yun. So, sa Senado... Siya na nagsabi, band-aid solution lang. Band-aid solution. Di ba? Sa Senado, anong solusyon na gawa mo na? Sige nga. Wala ka nagawang solusyon. Ang nagawa mo, alin? Mang okray. Oh, mambastos ng resource person, magpakulong. Mambuli. Magpalay detector test. Ano pa? Yan ang nagawa mo. O asa na yung Magna Carta mo? Nga nga.
Kasi nga kulang pa sa aral. I'm trying to give a permanent solution. Wow, talaga lang ha, ang kapal mo ha. Naniniwala kayo permanent solution daw ang ginagawa niya sa Senado? My God. Hello. Through legislation. Legislation eh, wala ka pang nagagawa. 'Di ba? Legislation, yung legislation sinasabi mo diyan. Oh. Sabi ni Opel Angeles, nagpunta ako dyan direct, repera lang binigay sa akin, hindi raw mag-trending yung complaint ko. Oh. And in a lot of times, ngayon na senador ako, mas madali ako makipag-ugnayan sa mga kinaw. Hindi! Mas mabilis ka manakot! Mas mabilis ka mambastos! Mas mabilis kang mangalin. Mag-walk out. What the fuck? What the fuck? Kasi sa ano, sa programa niya, pag nag-walk out siya, hindi na matutuloy yung ano niya, yung programa niya, hindi na magiging, hindi na dami ang views. Pero pag sa Senate siya nag-walk out, di ba, doon mabilis lang. Bida-bida siya doon. Oh. Ulan, mas pinakikinggan ako. Tinatanggap agad yung tawag ko, sinasagot. Unlike before, no. So, may conflict of interest nga, di ba? Oh. Kita nyo? O yung regular, simple broadcaster lamang. Mm-hmm. Kuminsan, binabagsakan pa ako ng telepono. Oh. Ng mga iba't ibang departamento natin pamalaan. Eh, kaya ka binabagsakan kasi wala ka sa hulog. Una sa lahat, pag kami mga kaso-kaso, kailangan involved ka sa party. Kung nakikimartes ka lang para lang makayo may balita sa show mo, hindi kayo dapat mag-expect kung sagutin ka o hindi. Kung gusto mo, dalin mo na lang doon yung reklamo. Oh. Mabagal silang kumilos. Oh, yeah. Although kumikilos pa rin sila, hindi katulad ngayon na mabilis knowing na isang senador ang tumatawag sa kanila kapag yes, nagagamit yan. I'm not abusing though. Anong hindi na abuse, inaabuso mo. Naniniwala ba kayo, hindi niya daw inaabuso yung pagiging senador niya bilang sa programa niya? Eh kasi sabi niya nga lang kanina, di ba? Nagagamit niya pag tawag-tawag niya daw. Hindi ba pang-aabuso yung ginagawa mo na yun? Naniniwala ba kayo? Jonald Golbeo from South Korea. Saan ka, South Korea? Ako, Incheon. Ikaw, saan ka? O, tara, mag-itiwan tayo. Charot. O. The powers of the Senate, pag meron halimbawa mga sumbong na hindi ko kaya aksyonan dito sa radyo. Hindi mo naman talaga ikaw ang umaaksyon. Ang umaaksyon, gobyerno pa rin, nire-refer mo lang. Kung may bibigay itong aksyon, ang ibibigay niya alin, ayuda. What the fuck? What the fuck? Di ba tama naman? Oh. Anong aksyon ba na bibigay niya? Oh. Pagka nakita niya, napuntahan niya, alam mo, na trending, na umere, sasabihin niya, oh sige po, ganito, ganyan, ganyan. Oh, tatawagan niya yung polis, tatawagan niya yung doktor. Oh, okay lang po, sasamahan po namin sa inyo. Pero sino pa rin ang kumilos? Sino pa rin ang gumawa? Yung ahensya pa rin ng gobyerno. Ang tulong lang na ibinibigay niya ay alin? Pag napagtripan niya, bigyan ng ayuda. Anong ayuda direct? Pangkabuhayan showcase. 10,000. You see. Oh. Dinadala ko sa Senado. Oh. Doon ko nagagamit yung kapangyarihan ko bilang senador. Maliwanag ha? Mo. Di ginagamit mo yung kapangyarihan mo, ang gulo mo magpaliwanag, tulpo! Alam mo yun, may issue sa RTIA, dadali niya sa Senado. Oh. Diba? Dadali niya sa Senado. Oh. Diba? Kasi doon niya, gagawin pa rin. Doon niya kikilatisin. Oh, oh. Doon niya, ibubuhos lahat yung power niya. Uh-huh. O, ayaw mo sumagot dito sa RTIA, daling kita sa Senado. Gusto mo? Gusto mo? Which is, mami, at... Parang ito yun eh, no? Sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing, sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-radio nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. Di ba mga espiritista? Baka lang. What the fuck? Diba doon pa lang oh, ang liwanag na nanggaling sa bunganga niya yan. Tony Clare, pag nahimay mo po, isa yun doon sa
lumapit din sa kanya. May mga nakausap daw siyang... Doktor. Oo. Di ba? Tama. So, yun. So, tatataka lang ako, ha? Kasi sabi nga niya, Thursday, Fridays lang, siya mag-RTIA, which is, for me, hindi nga rin dapat. Di ba? Okay. Pero ito kasing kakataka lang, Tuesday, nag-RTIA siya agad. After ng hearing. Dito. After the 1 hour and 38 minutes. Oo. Malamang sa malamang, hindi niya sasabihin yan. Wala siyang gagawing paliwanag dyan. Ano lang siya, tamang deadma lang. Sa mga nangyayari, nakitang-kita mga kabulastugan nangyayari sa ginagawa niya. Deadmain niya lang. Lalo na pag maling-mali pa siya, wala tayong maririg na kailan ba nag-sorry yan. Di ba? Oh, binibaby dapat yan eh. Pero sabi nga sa commercial ng alcohol, di ba, ang germs hindi yung binibaby, pinapatay yan. What the fuck? What the fuck? Alcohol yung sinasabi ko. Ibig ko sabihin, wag i-treat ng baby. Dapat dyan na tamang pagtrato. Oh, no. Direk. Wag naman. Kaya na siya sa program niya. Okay. Diba? So, ang tanong natin, may conflict of interest ba yun, mga kayubi? Yun ang tanong doon. Diba? Salamat, Rowan Gurea. Tama ba? O Ever Lighta Rowan Gurea. Thank you po. Ay, nakita ko rin yung pangalan ni Chibi. Mm. Okay. Don Angeles. Leo Panti. Okay. Mm-mm. Addictus Rex. Yan. Emma Ordonez. Hello, hello. Oh. Blasco. Okay. Ito sabi niya. Attorney Clemens, magaling ka pa kay Doc Raff Raff. Ay. Huwag naman. Naman. Doc Raff Raff eh. No. Doktor na rin si Tulpo. Isi. Hindi, nagtatanong lang. Ang tawag dyan, demokrasya. Naman. Naman. Kailangan mo bang itanong yun? Siyempre, pawisan ako sa... Bakit ko binasa Blasco yung sinabi mo? Baka tayo... Ang layo naman. Sorry, ah. Nagpawisan ako na kailangan. Ikaw, Blasco, taga na. Bigla ako nabasa. Oo, personal ko lang ho itong pananaw. Ang layo naman. Hindi, sabi niya. Hindi, meron. Kasi binabanggit kasi Doc Raff Raff. Anyway, kasi ganito. Siguro kaya nabanggit ni Blasco ito. May mga pagkakataon na pag tinatanong niya yung doktor na ito, na eksperto, pero ang dating ng tanong ni Senator Rafi, mas magaling pa siya dun sa doktor. Especially pagdating sa gamot. Kasi ito yung kanina eh. Diba? Nangyari sa hearing at Tony Claire. Blasco talaga. Tumaas yung balahibo ko. Oh, ikaw talaga, Blasco. Totoo naman yun, attorney. So, kanina, syempre, nag-take down notes ako, partner. Okay. Una yung topic, okay. Mga kayubi, bullying. Mm-hmm. Diba? Sabi niya, nakaka-apekto daw yung pambubuli sa paggamot ng mga doktor. Okay. Diba? Mm-hmm. So, may nag-suicide na nga daw dahil sa bullying. Mm-hmm. So, ang gusto niya, may mga doktor pa nga daw na sinisigawan. If you'll allow me, meron lang po sana akong kunti mga katanungan lang and then later on, aalis ka na. What the fuck? What the fuck? Ay, Kishi, meron lang daw siya konti katanungan and then ano? Hindi, naisip ko lang naman aalis na kaya siya. O hindi pa. We can proceed with... Yes, kasi during the last hearing, nakausap po natin yung secretary ng Department of Health pertaining dun sa bullying sa mga doctors. Mm. Hello sa lahat ng mga bagong pasok. Abby Guerrero, Jose Edwin San Andres, hello po. At Ray Nofuente, Good Vibes TV. Sa lahat ng mga bagong pasok, Franz Winnipeg, hello po. Tuloy natin ha. Sa mga hospital. Okay. So, meron na ho ba tayong development dito, Secretary Herbosa? Yes, Senator, Mr. Chair. Gusto ko sana update yung meron 2 cases of suicide. Dito, hindi na naman niya iintindihin yung sinasabing punto ni Sec Herbosa. Basta ang kailangan niyang makuha dapat dito yung gusto niyang marinig na sagot dun sa tanong niya na magiging alin. Matalino siya. Allegedly related to bullying, kinonfirm po ng ating director ng East Avenue Medical Center na yung kanyang ad hoc committee inimbestigahan at hindi naman po related doon sa wala daw bullying na nangyari doon sa 2 suicide cases. Wala ah. So sablay na, bokya na si Rapi Tulpo. Yung duties nila were really their duties as first years. Pero may mga personal problem pala yung dalawa. Personal problem, hindi bullying. Okay. And the families are not pursuing any case of bullying against the hospital. So parang close talking about nila. So bokya na siya dito. Yan, maano na yan agad. Parang... Nagtanong ko pa lang ha!
sa Quezon City at sa Manila. I did not mention the name of the hospital, pero ikaw na nag-mention. So meron pa sa Manila. Kasi ang nakarating sa akin, mismo from the hospital staff, ito raw po yung mga first-year college, yung mga first-year na mga doktor nagtitrain sa hospital na yon, na sila'y nabubuli at hindi nila doon makayanan yung pressure, yung pamamaya. That's why they committed suicide. So you said not related doon sa trabaho, personal matters, yung sa Manila at maging sa East Avenue. Yung sa Manila, sir, well, this is the one from the University Hospital. Wala tayong jurisdiction doon, pero ang sabi sa akin, 10 years old na raw yung report na case na yun. What the fuck? What the fuck? Sino kaya nagbigay kay Tulpo niyang ano na naman yan? Tatanong na yan. Then tinanong niya na yan. So ang family decision then about the suicide is they don't want to be investigated. Okay, sige. So, and then para sa yung sa USD lang, po, Doc, na ni-rape ng kanyang senior. Ay, hindi ko na ano yung na-follow up yun. Kasi legal, may case yata yun, okay. Sir. Yun kasi, hindi naman bullying yun yung rape eh. May kaso na nga eh. Ipapasok niya pa rin. Ipapasok niya pa rin. O, ano nangyari? Wala pa siyang eskora, bokya pa rin. Bokya pa rin siya. Sige. Sir, for your investigated, Doc. Ang isa is on the reiteration of the rights of healthcare workers against bullying, harassment, and discrimination. So may draft kami, but we will provide your office with a copy of this draft. And the other one is, nag-survey kami sa mga hospitals namin. We found mga kung may mga nagre-report. At meron kaming 2 na nakita out of 26 reports. Kasi may 26 reports. Usually nagre-report yung bullying, Senator, sa 888 or some other channels. Pero hindi nagbibigay ng detail. So our problem is we have like 26 na nireport na bullying daw, pero pag in-investigate, walang detalya. So ang hirap mag-forward, except for 4 cases. So may 4 cases kaming inaksyonan din, at may mga findings yung aming team. So may sistema na po. Ang bali sasabihin ko in short is that para anyone that is being bullied in any of our hospitals can address grievance to our, open kami sa Department of Health, that they can complain to us. So meron po kayong hotline, sir, that they can call kahit na in confidence, and then ma-action po ng DOH. Kasi more often than not, these victims of bullying, doctors, victims of bullying, itong mga first years of residents, eh, takot po sila magsumbong dahil baka sila po'y mabalikan at lalo po silang ipitin. Sige, alam mo, napaka pangkaraniwan ang sinasabi dito ni Rapi Tulpo na dahilan niya na baka po sila yung mapag-initan, baka sila po ay ipitin. Wait, what? Wait, what? Sige nga, kwento mo nga, paano ba? Sir, i-announce lang namin yung hotline namin. Although meron kaming available for mental health, meron kaming hotline. Do you have that in your website, sir? Nakalagay doon yung cellphone number or telephone number or email? Ilalagay po natin para... Ilalagay nyo pa lang po. At matagal na po yung nangyari itong pangbubuli po. So, ang aming crisis hotline... The reason why... Sir, excuse me. Easy. Ayaw talaga niyang patalo, bokya kasi. Para maintindihan po natin lahat dito. The reason why I'm raising this up, this issue, for me, this is really important. Marami na po ang natatanggap ng mga complaints from patients sa mga public hospitals. What the fuck? What the fuck? Naniniwala ba kayo sa sinasabi niya? Di ba noong nakaraan, na nakaripas na taon, at di ba madalas nating sita sa kanya at puna sa kanya, mahilig siyang gumawa ng ganyang kwento. Magsasalita siya ng ganyan. Diba? At hinahanapan natin, meron ka pala sumbong na maraming ganyan. Anong ginawa mo? Asan ang ebidensya? Tapos, nagkaroon ng, siguro natunugan nila, lalagi silang napupuna dyan, daldal ng daldal si Tulpo. Naalala niyo, may nilabas siya sa PTA. Diba? Naglabas siya ng habang papel, diba? Na nagsusumbong daw siya. Ito daw yung pangalan ng nagsusumbong na parents. Diba? Nagbago ng style. Pero ngayon, eto na naman siya. Sige nga, para maniwala nga kami, labas mo nga yung mga sumbong sa'yo na napakarami, na sila ay nabubuli, para maimbestigan ng malupit. Para malaman ng malupit. Kasi dito, alatang halata na naman eh. Parang nagsasalita na naman siya ng kwento-kwento niya lang na naman. What the fuck? 'Di ba? Kayo, ano sa tingin nyo? Ulitin ko 'yung sinabi niya. Hotline namin. Although meron kaming available for mental health. Meron kaming hotline. Do you have that in your website, sir? Nakalagay doon 'yung cellphone number or telephone number or email?
ilalagay po natin para ilalagay niyo pa lang po. At matagal na po nangyayari itong pangbubuli so, po sa mga aming crisis. The reason why, sir, excuse me, para maintindihan po natin lahat dito. The reason why I'm raising. Ako ramdam ko na eh, kabisado ko na yung galawan niya eh. Pagkaya na sosopla, gumaganya na yan. Na parang bibigyan niya ng diin na importante yung ginagawa niyang to, kailangan natin tutukan to, keso ganito, ganyan-ganyan, pahanapin mo na ebidensya, wala. Di ba, Lori Pajardo? This issue, for me, this is really important. Marami na po ako natatanggap ng mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan, na nabubuli po ng mga doktor. And mostly these doctors are, sila yung mga residents, yung mga first year. Ewan ko ah. Ayan na naman tayo sa BS in Everything na naman. Yung sa gamot nga daw sa Senado, tinawanan niya si Sec. Herbosa. Sabi ni Sec, 70s pa daw yung sinasabi niyong junket. Second year, bakit ganun sila mag-acto? Eh kasi biktima rin silang pambubuli. So yung ginagawa sa kanila ng kanilang mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanilang mga pasyente. Do you understand po, Doc? Yes, Mr. Chair. And do you agree with me na ganun po usual ang nangyari? So dapat po, we have to take care of our doctors para the doctors will take good care of the patients. Okay. And then, follow up. Yung mga interns siguro, yung mga junior doctors, di ba? Mm-hmm. So, ito yung nakita ko, mga kayubi. Mm. Feeling ko, just agree with me or disagree with me, kung ano sa tingin nyo. Mm-mm-mm. Sa tingin ko, partner, na-realize ni Senator Raffy Tulfo na mali ang mambuli. Kaya medyo maganda pa yung ano niya kanina eh, no? Mga paraan ng kanyang pagtatanong eh. Medyo gentle. Konti lang, Attorney Claire. Oo. So, mali ang pambubuli na nakaka-apekto sa damdamin ng isang tao. No, I beg to disagree, Attorney Claire. No, 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 no way I'm living without you. You see. Hindi niya nare-realize. Tingnan niyo lang. Hanggang sa dulo ng mundo, ganyan yan. Kaya wag niyong isipin yan, Attorney Claire. You are mind conditioning our fellow citizenship. Charot. Naniniwala kayo? Hindi, siguro nagiging sarcastic lang si Attorney Claire dito. Kahit sabihin na natin in the moment, dyan sa oras na yan, sinasabi niya na gano'n, na parang naiintindihan niya yung dala ng bullying, pero sa totoong buhay, hindi niya naman niya alam yun. Ginagawa niya nga yun eh. Diba? Tabi Chubbs? So yun ha, na-realize, alam ko na na-realize niya na mali ang pambubuli. So nararamdaman niya. Kaya niya tinitin partner. So good for him. Mm-mm. Na-realize niya mali ang pambubuli. Mm-mm. Mali ang paninigaw. Mm-hmm. Kaya, syempre tayo partner, kung na-realize siya to Sir Raffy Tulfo, ina-expect ko. Hindi ko alam kung mga kayubi, ina-expect nyo ha. Hindi ko pa naririnig yung junket na yun ha. Pero, huhulaan ko. Correct me if I'm wrong. Sa tingin ko, yung junket na sinasabi niya ay yung junket na para sa kasino, kaya ganyan. Tama ba ako? Kasi kung alam mo talaga yung sinasabi mo about junket pagdating dyan sa gamot-gamot na yan, di ba? Baka kiniisip junket yung illegal na kagaya nun saan? Sa PCSO, ay PCSO, sa ano yung kay Yexel Sebastian, tama mali? Yung sugal, tama ba? Malamang yun eh. Para sa akin lang, hindi ko pa naman kasi napapanood, humula lang ako, wild guess lang. Iba yung intindi niya sa junket ng gamot at dito sa junket para sa sugal. Yun siguro. Well, let's see sa susunod. Ine-expect ko na hindi siya mambubuli. Of course. Never siya mambubuli. Mm-mm-mm. Never siyang maninigaw, partner. Never siyang mamamahiya. Yun. Yun yung feeling ko. Na parang malayo at siguro mas mag because of this issue. Na ayaw niya na mabuli, partner. Baka magkaroon ng transformation. 'Di ba? Mm-hmm. For a come. 'Di ba? A come Senator Raffy Tulfo. In the coming days. Wow. Di ba? Baka yun eh, kasi na-realize niya mali. Pero di mo ba yung napansin kanina sa hearing? Medyo parang ano siya. Mellow? May mga pagkakataon lang, Attorney Nag-mellow Claire. Siya, no? Nag-mellow si Secretary
Herbosa. Ah, Herbosa. Nung nag-yes, nag-yes master tuloy. Nung nag-yes, oh, nag-yes, senator. Senator. Nung nag-yes na, okay na. Kalmado na. Oo, pansin ko. Okay. Okay. So, putulin muna natin si Attorney Claire. Dahil, meron pa naman kasunod yun yung tungkol dyan kay Tulpo. So, ngayon mga kaiksena, ito na naman ang isa na namang patunay at malinaw na pangyayari sa ating mga senador. At isa na nga sa senador na yan ay si Tulpo na kung saan taasan tayong ninanakawan ng oras. Biruin nyo, may sariling schedule para sa programa niya at sa Senado. Pero lumala pa, Martes pa lang nasa programa niya na. Diba? So, uulit-ulitin ko sa inyo kung sa tingin nyo, ayaw nyo kay Vice President Sara Duterteng manalo, ganon din naman ako. At syempre, mas lalong ayaw natin si Rapi Tulpong manalo. Okay? Pero, kahit wala pa kayong napipili, napupusuan, tayo ay gigitna para maghanap at alamin ang kanilang mga background at kung sino pa yung pwedeng maging kandidato sa pagkapangulo. Malayo pa, kalma lang kayo. Lahat ng papasok at magtatangkang maging pangulo, kailangan nating makita yan kung karapat-dapat ba yan. Okay? So, pero dahil may live pa rin tayo mamaya about dyan sa secret agreement na yan o gentleman's agreement, di pa tayo tapos. Tapos bukas si Mardi ka naman. Ang dami ko kakahabulin. Diba? So dito muna natin puputulin tong live natin kay Tulpo. Ang hiling ko lang sa inyo mga kapatid, magtulungan tayo na palaganapin itong mga gatong klaseng kapalpakan at hindi magandang gawain ng ibang mga senador bukod kay Rapi Tulpo. Halos lahat ng mga senador na mayroon tayo nakikitang hindi maganda, eh magtulungan po tayong ipalaganap o ipaintindi sa mga kababayan natin, kapatid natin, kaibigan natin ng sa maayos na paraan. Okay? At mga kaeksena, dito muna tayo magtatapos at ang nanalo sa ating live survey, tama ba ang gawain ni Tulpo sa pagnanakaw ng oras sa taong bayan bilang host ng programa niya? At ang sumagot ng 7%, oo, basta nakatulong. At ang sumagot ng 93%, maling-mali yan, direct corruption ang ginagawa ni Rapi Tulpo. What the fuck? Okay? So, mga kaeksena, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung second channel ko, di ba, Enigma? Direct Freddy Valera 2.0 at yung isa pong Facebook page natin, Direct Freddy Valera Official. At makita-kita po tayo later, mga kaeksena. Magsikain na kayo, maglaban na kayo, magplancha na kayo. Or kung gusto nyo, habang namamlancha, tsaka nyo ako pinapakinggan. Magkita po ulit tayo mamaya-maya lamang, mga kaeksena, sa susunod dating live stream. Ito po ang yung lingkod na nag-iisa ng mamaganda ngunit hindi nagmamagaling. Sadyang maganda lamang at magaling sa inyong paningin. Direct Freddy Valera. Maraming salamat, Kabugeras Moderators at mga bagong subscriber at lahat ng pioneer natin at lahat ng mga OFW at especially sa Taiwan. Ingat kayo dyan at sana po magiging okay na ang sitwasyon ng mga kababayan nating OFW sa Taiwan sa mga napinsala ng lindol sa Taiwan. Maraming salamat po and see you again later everyone. Goodbye and I love you. Bye!